May final review sa Boya external microphone na to. For me, worth it yung pagkakabili ko sa kanya. Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Kung bago kayo dito, hi, my name is Jane. Thank you for stopping by. For today's video guys, ay mag-quick unboxing tayo at magre-review ng isang vlogging microphone. Alam niyo naman guys na bilang isang nag-i-start na maging YouTuber, kailangan na ipaunti-unti tayo nag-upgrade ng mga bagay-bagay na makakatulong sa atin na lalo pang maganda yung ating mga video. Unang-una yung mag-upgrade tayo ng kung paano tayo mag-e-edit ng mga video natin, yung upgrade ng ating video quality, yung pag-upgrade natin ng ating lighting, at ngayon naman yung pag-upgrade natin ng audio quality. Alam niyo guys, bago ko binili itong video, vlogging microphone na to, ay nag-research muna ako at nagtanong din sa mga kakilala ko nang nagbo-vlog na rin kung ano yung gamit nilang vlogging microphone. Lalong-lalo na pag sa labas sila nagbo-vlog. At ngayon guys, sinearch ko rin yung kanyang presyo dyan sa Pilipinas at dito sa Canada. Nung nalaman ko na hindi naman naglalayo yung presyo nila, ay agad-agad ko itong binili. At after 2 weeks, dumating na yung aking Boya BY-MM1 Universal Cardioid Microphone. Baka siya tinawag na cardioid microphone guys. Sinearch ko din yan. Ibig sabihin ng cardioid microphone, yung sensitivity pattern niya, it's like an heart shape. Ibig sabihin, most sensitive siya sa lahat ng sounds na nanggagaling sa kanyang harapan. Pero yung nasa paligid niya, katulad ng nasa gilid at yung nasa likod, ay magaling siyang mag-reject ng mga noise na yon. At itong Boya na to guys, nabili ko siya sa halagang 1,200 pag kinonvert mo sa pesos. At para sa mga kababayan kong nasa US at dito sa Canada, nag-range po siya ng $30 to $40 pagka nagbinili niyo siya sa Amazon or sa eBay. So ngayon guys, simulan na natin siyang buksan. So ito po yung kanyang laman. Meron siyang unang-una yung manual. Medyo masyadong maliwanag yan. Ito yung Boya manual. And ito yung kanyang furry windshield. Meron din siyang soft leather na bag for storage. Ayan, malambot siya. Soft leather nga eh, no? And then, ito yung kanyang microphone. Ayan, guys. Yung kanyang microphone. Close-up natin. Ayan, Boya BY-MM1. Ganyan yung itsura niya. Ayan. And ito yung kanyang shock mount. Ito mo ilalagay yung microphone dito sa ibabaw na to. Tapos ito yung kukonnect mo sa kanyang tripod or dun sa may connector din ng cellphone mo sa ibabaw. Ayan. And meron siyang dalawang connector guys. Nung ni-research ko to guys, yung iba kasi isa lang yung connector na meron sila. Kailangan mo pang bumili ng TRRS connector. Ito yung kinoconnect nila para sa cellphone. Kailangan mo pa tong bumili. Kaya ito isa to sa mga nagustuhan ko kasi complete package na siya. So ito yung connector niya para sa smartphone. Ito yung guys, yung kailangan mo pang bumili ng extra kapag pag-sinerge mo siya. Pag yung ibang vlogging microphone, wala siyang kasamang ganito guys. Ito yan, nakalagay yung mic for smartphone. At ito naman yung kanyang para i-connect mo dun sa mismong microphone. Ayan yun. Yan. At ito naman yung TRS connector. Ito naman yung ginagamit para naman pang-connect natin sa connector niya para sa camera or sa mga DSLR or any cameras na gagamitin niya. Ito yung pang-connect niya. So, dalawa yung connector niya, guys. So, ngayon, ikabit na natin siya. Setup na natin ng mabilis. Ito yung microphone. Lagi ko na siya dito sa windshield. sa furry windshield. Ito, tama naman. Ayan, nakakonnect na siya. And then, dahil ang gamit ko, guys, ay iPhone 8 Plus, yung cellphone ko na gamit ngayon, so yung kanyang saksakan ay ganito, ganito yung itsura niya. So, kailangan ko ng lighting connector. Kung iPhone yung gamit nyo, guys, kailangan nyo ng ganito. Kung wala kayong ganito, kailangan nyo rin bumili para magamit nyo siya sa cellphone nyo, especially iPhone. Kasi yung connector niya parang smartphone, di ba? So, ito siya, lalagay ko na siya dito. Ito yung smartphone, connect ko siya dito. Tapos ito na yung sa microphone, connect ko na siya sa Boya.
So, yan. So, ngayon guys, yung naririnig yung audio sa akin ay nanggagaling sa built-in microphone ng aking cellphone. So, ngayon, ikabit natin to. Tignan natin kung may magiging difference yung boses ko. So, ayun na guys, nakabit ko na siya. May nagbago ba sa boses ko? Na-enhance ba? Gumanda ba? Joke lang. Tapos ngayon naman, tatanggalin ko, ay hindi, tatanggalin. Bubuksan ko yung TV sa gilid ko para malaman natin kung ma-absorb ba niya yung noise na nanggagaling sa TV. Naka-volume 22 guys. Mabilisan lang to kasi baka mang-copyright ako. Ayan, mas naririnig niyo ba yung boses ko? O mas naririnig niyo yung ingay ng TV? So ngayon, try naman nating tanggalin kung ano yung mas naririnig nyo. Ay, mas naririnig nyo. Tatanggalin ko na itong external microphone na boya. So yun guys, nanggal ko na yung external microphone na boya. Ito na po siya. So ngayon, same volume siya, volume 20. Mas naririnig nyo ba yung boses ko o sa ingay ng TV? Patayin ko na kagad guys kasi baka ma-copyright ako. So ngayon siguro may nakakaalam nung ano yung pinapanood ko, no? At ngayon guys, nandito naman ako sa labas. Obvious naman at meron pang snow at mga puno. At kung mapapansin nyo rin, medyo hinahangin-hangin itong hair ko. At narinig nyo rin siguro yung mga noise sa background ko. So ito na yung best time para masubukan natin itong Boya external microphone. Kung gaano ba siya ka-effective pagdating dito sa outdoors. At ito lang yung dala ko ngayon guys. Diba, napaka-handy niya at itong cellphone ko. Ibababa ko lang saglit yung cellphone ko para makabit ko siya. So kung nagtatanong din kayo guys kung meron ba akong ginagamit na apps. Pag kinakabit ko itong Boya, wala po akong gamit guys. Bale, diretso lang siya sa built-in microphone, built-in camera or video ng aking cellphone na iPhone. So ito na guys, kakabit ko na siya. Ang lamig. One. So ngayon guys, siguro naririnig nyo na yung difference ng boses ko. Kung meron ba nagbago, gumanda ba siya lalo? Joke lang. Nanginginig na ako sa lamig. So, ayun. So, may final review sa Boya external microphone na to. For me, worth it yung pagkakabili ko sa kanya. Kasi nga, unang-una, great audio for outdoors and changing environments. Pangalawa, yung compatibility niya, guys. Compatible siya sa lahat ng gadget. PC or Mac, Android or iPhone, iPad or tablet, any audio devices, DSLR or GoPros. Compatible siya, guys. At yung pangatlo, guys, nung binili ko nga ito, for me, kompleto na yung nasa box niya. Meron na akong soft leather bag. Tapos, meron na rin akong TRRS connector na pang-connect ko sa cellphone ko, sa tablet, at saka sa PC ko. Kasi yung iba, guys, yun nga isang tip ko sa inyo, kung maghahanap kayo ng item para sa pagbablog nyo, make sure na complete package na siya para wala na kayong additional expenses. Kasi yung iba, guys, separate pa yung bibili nyo. So, mapapamahal pa kayo, diba? At yun nga, yung panghuli, very compact siya, maliit lang siya, kahit ilagay mo lang sa bag mo, pwede mo siyang dalhin kahit saan. At yun, hindi na rin niya kailangan ng battery kasi as long as na yung cellphone mo ay full charge o yung gadget mo, magagamit mo na siya kagad. At yun nga, yung pati yung shock mount niya na kulay pula, napaka-universal niya kahit sa anong tripod, pwede nyo siyang gamitin guys. And I think that's it for today's video. At sana sa mga naghahanap ng vlogging microphone, sana nakatulong itong video ko na to para makapag-decide kayo kung anong klaseng vlogging microphone yung kailangan nyo. And if you find this helpful guys, please hit the like button. At kung meron kayong feedback, feel free to comment sa baba. At please consider subscribing in my channel, hit yun yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. At kung interesado rin naman kayo sa Canada's life, please check my other videos guys. And that's it for today's video. See you next time. Bye!